know you feel the boom. Hindi pa December pero gusto mo nang makakain ng puto bumbong na may twist? Panoorin mo na tong video na to at tuturuan ka namin kung paano magluto ng puto bumbong with a twist. Ang mga kailangan ay syempre ang food color na violet, star margarine, condensed, and of course ang ating super purple yum. Isa sa ating kailangan ay syempre ang nyog at ang glutinous rice. Paggawa ng puto bumbong with a twist, ngayon ay gagawa na tayo at sisimulan na natin. Ang una natin gagawin ay syempre ang maglagay ng glutinous rice sa ating bowl. At syempre maglalagay rin tayo dito ng tubig. Kung magaling ka sa tansyahan ay napakaswerte mo. Ngayon ay lalagyan na natin siya ng tubig at tamang lagay lang. Huwag po natin siyang sosobrahan. At kailangan natin siyang halu-haluin hanggang sa maging sticky na siya. And now ay maglalagay na tayo ng food color na kung saan ang kulay nito ay violet dahil ang kulay naman talaga ng puto bumbong ay violet. At ngayon ang ganap natin ay syempre ang halu-haluin ito hanggang sa maging kulay violet na ang ating glutinous flour. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating ube yum na kung saan magpapadagdag ng lasa sa ating puto bumbong. Ayan. Nakadepende yun sa inyo kung gaano karami ang pwede nyong ilagay. At syempre, kailangan lang natin ito haluin ng mabuti. At syempre, after yan, so nakikita nyo ay para siyang ice cream. At ayan na nga, ang ganda ng pagka-violet niya. At sabi ko nga, haluin nyo lang siya ng haluin hanggang sa maging ganyan ang itsura niya o maging sticky na siya. At ngayon, ang gagawin naman natin ay syempre ang kudkurin ang ating ginawa kanina, which is ang ating glutinous flour na naging sticky. At ayan, sa napapansin niyo, ang ganda at nakakasatisfy siya. At panoorin lang natin at maya-maya lang ay gagawin na natin ang ating next procedure kung ano mang gagawin natin sa ating kinukudkod na ginawa nating glutinous flour. Just keep on watching! Tapos na tayong magkudkod
ang gagawin naman natin na sunod ay ang maglagay sa ating malaking lanera ng dahon ng saging na kung saan ay lalagyan natin ito ng star margarine na kung saan ay mamaya kapag nag-steam tayo ng ating puto bongbong ay dito natin siya ilalagay. Sunod na gagawin natin ay ang huhulmahin na natin ang ating puto bongbong. So, nakadepende yan sa inyo kung gaano kalaking puto bongbong ang nais ninyong hulmahin or gawin. No doubt na naghugas naman ng kamay si Aling Vicky at ganyan niya hulmahin ang puto bongbong gamit ang dahon ng saging. After natin hulmahin ang ating puto bongbong, ngayon ay ilalagay na natin siya doon sa lagyanan na kung saan ay nilagyan natin ng star margarine. Antayin lang natin na matapos si Aling Inday sa paghuhulma ng kanyang puto bongbong at maya-maya lang ay magpuproceda tayo sa panibagong procedure na dapat natin gawin. Tapos na nga si Aling Inday. Ngayon ay mag-i-steam na tayo. At mukha siyang talong. At ayan na nga po. Kapag i-steam natin siya, ay kailangan natin siya takpan ng dahon ng saging for about 5 minutes natin siyang i-steam. And after 5 minutes, ay ito na siya. Medyo malabo ha. Ito take 2. Ayan na nga siya ang ating puto bongbong. Medyo nagdikit siya pero hindi naman siya ganun kahasal para paghiwalayin. Ayan. Thank you.
na nga ang usual na puti bumbong na kung saan ay lalagyan mo ng star margarine. Pero dahil sabi ko nga, ang puti bumbong na ating gagawin ngayon ay may twist. Siyempre na yun, ilalagyan din natin ito ng asukartan dagdag ng lasa. At ako na ang nagsasabi sa inyo na tamang-tama lang ang lasa, lalo na nung nilagyan pa ito ng asukal. And of course, dadagdagan natin ito ng cheese. Natatapos yun dahil lalagyan natin ito ng nyog. And of course, magdadagdagin tayo ng condiments. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell below para lang kang updated!